Yan po, nasira kasi yung mixer namin. Hindi na gumana. Eh, importante talaga. Tapos, wala alanganing oras na kinapos talaga kami. Dagdag kaalaman na rin to. Sa mga walang kakayahan bumili ng hand mixer, pwede niyo po itong gamitin. Yan. Ito kasi yung mixer ko eh. Kumu-overheat. Yan. Ngayon, nakasimula na kasi ako mag-bake ng whipped cream. Ito siya. Pwede na kayo gumawa ng cake. Pwede dito. Ito yung gamit niya. Electric pan lang po yan. Naka-number 2 eh. Malakas kumalo. Ayan po siya. Titingnan niya, sumasayaw. Mabilis din yung ikot niya. Diskarteng Pinoy po ito siya. Parang hand mixer din. Yan. May volume din yan. Ayan o. 1, 2, 3. Titingnan niyo. Ayan po, umiikot siya. Tinalian lang namin ng mixer ay wire waste. Tapos, umiikot-ikot. Ayan po. Po, gagawa tayo ng icing. Pwede na kayo magpa-order ng cake ngayon kahit wala kayong mixer. Tip lang ito, once na nasiraan kayo ng gamit, pag mga alanganing oras na, nasira kasi yung mixer ko mga alas, mga alas 6 na ng gabi, malayo pa yung SM, bibili. Papaayos na rin siguro muna ito kasi sayang. Ito po siya. Tingnan nyo lang yung ikot niya. Electric one po yan. So, yun yung Pinoy. Mabilidad. Marinig nyo naman parang washing machine. Madiskarte ka lang. Magagawan mo ng paraan. Kung napapansin niyo bakit lumiliit siya kasi tinanggal ko yung mga tumigas na. Yung pinakailalim yun naman yung matitira. Saka naman natin papalito. So. Electric pan yan. Mo talaga maano eh. Pero pwede ka nito bumira kahit anong special. Tipid ka nito. Pagkatapos, pwede mong ikabit naman ulit yung mga ano niya, ILC niya. Higa lang. Pwede ka dito makagawa ng mga icing. Ito kasi gamit ng whipped cream ito siya eh. Yan po. Makapansin nyo. Yan. Electric pan. Bigla kasi naputol to eh. Wala na. Namatay. Marami kasi simula pa umaga.
maraming ginawa namin, kaya nakaisip kami ng idea, dagdag idea ni rin para sa inyo, kinabit lang ito, kakabit nyo dito. So yun, papaikutin nyo na yan. Sana may napulot kayong dagdag idea na naman. Salamat.